Sa pumapagpalang umaga sa bawat isa, naririto po muli tayo upang mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Sige po, maghintay lang po tayo ng konting sandali bago po tayo magsimula. Muli, ako po ang assistant pastor dito po sa DFC Dubai, UAE, na pinangungunahan po ni Pastora Jeline dito sa Dubai, na siyang pinangungunahan po ni Pastor Joel Masaredo sa buong UAE. Pagpalang umaga po. Sige po, tayo po magsimula. Awitan po natin ang ating Panginoon. Kay buti-buti niyo, Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Buti niyo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong magmahal. Ang inyong karawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti niyo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong magmahal. Ang inyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri at sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang kayo'y walang katulad, tunay ngang kayo'y di nagpabago, mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Ulitin po natin. Kay buti-buti niyo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong magmahal. Ang inyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri niyo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong magmahal. Ang inyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang kayo'y walang katulad, tunay ngang kayo'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang kayo'y walang katulad, tunay ngang kayo'y di nagpabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sa huling pagkakataon, pinupuri at sinasamba kayo, dakilang Diyos noon. Tunay ngang kayo'y walang katulad,
Tunay ngang kayo'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Tunay ngang kayo'y walang katulad, tunay ngang kayo'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Tunay ngang kayo'y walang katulad, tunay ngang kayo'y di nagpabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Yes, Lord, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Napakabuti niyo sa amin, O Diyos. Napakabuti niyo, Panginoon, sa lahat ng inyong kinraitsa. O Panginoon, hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. O Lord, tunay nga kayo, napakabuti, Panginoon, O God. O Jesus, Jesus, Lord Jesus. O hallelujah, Lord. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, O Lord. Linisin niyo po kami sa aming puso at isipan, O God, mga naisip namin, mga naramdaman na hindi nakakalugod sa inyo, Panginoon, O God. Makalinisin niyo po kami at magkarapat dapat na lumapit, makaniig o makarinig ng inyong salita, makapag-aral ng inyong salita sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah. Lord, open our eyes, open our spiritual mind, heart, Panginoon, to welcome your words. Maintindihan namin, ma-welcome namin ang inyong salita sa umagang ito, Panginoon, O God. Hallelujah. Reveal your word, your message to each of everyone, Panginoon, O God. Hallelujah, hallelujah. Maging kalakasan, maging kaligayahan, motivation, pag-asa ng bawat isang maging ang salita niyo ngayong gabing ito, Panginoon, umagang ito, Panginoon, O God. Kailangan lang po magsalita sa amin, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Yes, Lord. Magpagpalang umaga, gabi po sa inyong lahat. Umaga dyan sa Pilipinas at gabi naman po dito sa... Actually, 1:30 po dito sa UAE. 1:40 na po ngayon. Amen. Hallelujah. Sige po. Sa umagang ito, ang ating tatalakayin ay kung ano ba yung... saan ba tayo nag-uugat? Siyempre, alam naman po ng bawat isa yan, lahat ng Kristiyano, tayo ay nauugat sa ating Panginoon. Pero may mga bagay na hindi natin napapansin na pag tayo ay kumikilos o magawa palagi ng isang bagay, tayo ay nauugat doon. Kumbaga, na nagiging connected doon na kahit hindi natin namamalayan. Ano ho? Sige po sa Colossians 2:7. Patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Kanina yun sa ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Amen. So, actually sa English, para mas ano po, kahit NIV lang po, 2:7, sabi dito, 6 and 7. So then, just as you receive Jesus, Christ Jesus as Lord, continue to live your life in Him. 7, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught and overflow with thankfulness. So kailangan nating lumalim sa ating pananampalataya, mas lalong mag-nourish, kumbaga, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Bakit po? Katulad po ng alam niyo, katulad po ng isang puno, 'di ba? Umuugat po 'yun sa lupa. So, ibig sabihin, ang nagbibigay buhay sa kanya ay yung lupa. Na kapag tinanggal po siya sa lupa, alam naman po natin yan, mamamatay yung puno. Yung mga isda,
mga kapatid, pag tinanggal po natin siya sa tubig, ano mangyayari sa isda? Mamamatay po. Tayo, ng mga tao, na kapag ang pinaka-importante sa ating buhay, ang ating spiritual, kapag naka-disconnect tayo sa ating Panginoon o hindi tayo rooted sa kanyang salita, sa ating Panginoong Jesus, yung spiritual natin is namamatay. Although buhay tayo by flesh, pero we don't have any purpose or wala tayong, hindi natin alam kung saan tayo patutungo. Wala tayong, kumbaga sabi nga tupang ligaw, hindi po natin alam kung saan ba tayo talaga nakaroot. Pero kapag tayo ay, kumbaga, niroot natin ang ating sarili sa ating Panginoong Diyos, katulad nga kung kunyari sa mga magulang, ano, pag nakikita ng mga bata yung mga anak nila na nagmamahalan yung parents nila, maa-adapt nila yon. Pero kung nakikita ng magulang na laging nag-aaway, ay nakikita ng anak na laging nag-aaway yung mga magulang nila, ano maa-adapt ng anak? Diba? Kumbaga, hindi niya napapansin na pwedeng ma-adapt niya yun sa ibang bagay, sa magawa niya yun sa ibang tao. So, magiging magagalit hindi siya, palaaway, palasagot sa ibang tao. Pagka nagkakaroon siya ng same situation sa labas ng bahay. Baka nga, most likely nga, nagagawa rin nila sa magulang nila. Kasi nga, nakikita nila at ang akala nila, yun ang tama. Yun yung umuugat sa kanilang puso. Actually, sa ating kahit mga adult na tayo o may kaisipan na tayo, mga kapatid, di ba nga, kapag sa trabaho, pagka nakikita ng ibang katrabaho natin na talagang we are fully committed in our work, kahit mag-overtime tayo ng thank you, ibig sabihin walang bayad, o tumatagal tayo sa isang bagay, di ba, sinasabi sa atin, inuugat ka na dyan. Hindi kaya yung pagka naghihintay tayo ng matagal. Sinasabi natin, inugat na ako dito, kakahintay sa'yo. Pero, ano nangyayari? Nagkakaroon tayo ng negative feelings, bad feelings na hindi maganda. Dahil, sabihin natin, example ko na lang din po, yung sarili ko po na nakikita ni mami na lagi akong naglalaro ng mobile o computer. Ang nakikita sa akin nagiging pagka inihiwalay sa akin yung bagay na yon, yung laro na yon, game online, naging ano ko, nawawala yung aking pasensya. Na konting kausap lang, akala ko aawayin na ako, nagiging defensive ako, akala ko nagiging kompetensya ang bawat bagay. So bakit? Dahil binibigay ko yung oras ko po doon sa isang bagay na yun na hindi ko alam, na-adapt ko na sa totoong buhay. Na hindi natin alam, katulad niya, ngayon nauuso yung panood ng Korean novela. Kaya napakaraming mga emotional ngayon. Na akala nila, pwede nilang i-apply sa totoong buhay. Or na porque yun yung napapanood nila, yun yung tama. Na hindi nila napapansin na yun na yung umuugat sa kanila. Yun na yung nagiging fruit sa kanila. Amen po? So, kung inuugat natin ang ating sarili o nilalagay natin ang ating sarili, binabaon natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, katulad ng kinanta natin na kay buti-buti ng ating Panginoon, pag lagi natin yun ina-exercise, dinideclare, ano magiging fruit sa atin nun? Magiging mabuti rin tayo. Nagiging Christ-like din po tayo. Amen po ba? Kasi nagagaya natin yung ating Panginoon. Kung ano yung sinasabi natin sa ating mga bibig, kung ano yung mga dinideclare natin patungkol sa Kanya. Na
katulad ng isang magulang na kapag yun ang nakikita natin sa ating Panginoon na ginagawa sa atin, siya rin itong gagawin natin sa iba. So, nang sa ganun, pag ginawa natin sa iba, ang nakikita sa atin, hindi tayo, kundi ang ating Diyos Ama, ang ating Panginoon, na siyang talagang tunay na napakabuti sa bawat isa. Sa Matthew chapter 15, verse 13. So, ito po yung nangaral si Jesus, ano? At andun yung maraming tao, lalo na yung mga pariseo. Sa 12 po, lumapit ngayon ang mga tagasunod niya at sinabi, alam niyo po ba na nasaktan ang mga pariseo sa sinabi niyo? Sumagot, 13, sumagot siya, lahat ng halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit ay bubunutin. Mga kapatid, 14, hayaan ninyo sila, mga bulag sila, silang taga-akay. Kung ang bulag ang aakay sa kapwa niya bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. So, ito pong pangyayari na to ay although totoo ang ipinapangaral ng ating Panginoong Hesukristo, masakit din para sa mga tinatamaan. So, sa inyo po dyan na tinatamaan na tayo ay tayo inuugat natin ang ating sarili sa ibang bagay bukod sa ating Panginoon. Sa trabaho man yan, mas nagiging committed tayo sa trabaho kaysa sa ministry sa ating Panginoon. Mas sinusunod natin ang mga ating asawa kaysa sa ating Panginoon. O kumbaga, mas piniplease natin sila, yung mga partner natin. Yung iba nga, kahit hindi pa partner eh, nililigawan pala. Parang dinadjust na eh, para lang mapasagot. Ano pa ba? Yung, yeah, sa laro. Talagang they are giving more time dyan sa mga laro kaysa sa ating Panginoon, kaysa sa pagbabasa ng Biblia. May mas mahaba silang panahon magbasa manood ng mga movie o telenovela, ano ba ba yan, mga Korean novela, kaysa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, simulan na natin na bunutin yan sa atin. Tayo na po mismo ang bumunot niyan sa ating mga puso, sa ating mga kaisipan, mga kapatid. Tanggalin na po natin yan sa buhay natin yan. Kung mas napiplease natin ang ibang bagay, ang i-ano na natin, i-lesson na natin kung kailangan na dapat mas napapapurihan natin ang Panginoon. Dapat mas napiplease natin ang ating Panginoon kaysa sa ibang tao. Bakit po? Katulad yan, we are, sabihin natin itong buong, yung mga limbs natin, kamay, paa, pag, lahat yan, nakakonek yan sa ating Panginoon. Dahil sa, natanggal na o hindi na tayo nakakadalo, o hindi tayo dumalon ng Bible study, na-miss natin, natatanggal na yung ugat. Di ba ang ugat is maraming ano yan, connection. Pero sa ating kasi, sa isa lang yung ano natin eh, yung pinagmumula ng ugat. Na lahat yun nakakonek sa ating Panginoong Hesukristo sa spiritual. So, yun nga. Pag dahan-dahan natin, hindi natin napapansin na natatanggal ang ating ministeryo. Katulad niyan, hindi tayo nakakadalo ng Bible study. So, yan na. Medyo naputol na yung ugat natin doon. Hindi tayo nakadalo ng prayer meeting. Tanggal na. So, ano pa? Hindi na tayo nakapag-morning devotion. So, isa na lang yung nakakonekta. Isang pa na lang. Kasi, apat yung limbs natin eh. Mga kapatid,
may bagay na nakakapagputol, kumbaga na kailangan natin tanggalin sa atin mismo kung bakit namamatay yung mga ugat na yun, kung bakit tayo nalalayo sa gawain ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kahit na ilalayo natin ang ating sarili sa ating Panginoon, alam niyo, sa Panginoon at sa Panginoon din naman po tayo babagsak. Bakit? Dahil napakabuti ng Panginoon. Although inilalagay natin ang ating sarili sa isang kapahamakan, sa bagay na ikalalayo ng ating spiritual, ang Panginoon pa rin ang siyang kumikilos para mailapit tayo sa Kanya. Amen po ba? Bakit? Dahil napakabuti ng Panginoon. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Pilit pa rin po niya tayong sinasagip. Napakaraming ways ng ating Panginoon. Madalas pa nga masakit para malaman natin na nahandyan siya. Handa tayong i-connect sa Kanya. Lahat ng Ama gusto ng ganyan. Lahat ng nagmamahal sa atin, gusto natin maiakay. Lahat ng nagmamahal sa atin, gusto tayo mailigtas. Pero ang ating Panginoon, although kahit nakakatalikod na tayo sa Kanya, pero dahil alam niyang anak Kanya, anak niya tayo, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Lagi tayong may conviction sa ating Panginoon. Ayaw niya tayong malayo. Kaya mga kapatid, bago pa maputol o bago pa tayo higitin sa ating pananampalataya, simulan na natin tanggalin yung mga bagay na hindi nakaka-please sa ating buhay, sa ating Panginoon. Amen po ba? Ano man yan, alam niyo po yan sa sarili niyo mga kapatid. At marami po tayong in-example na kung ano po yung mga bagay na yun. At marami pang mga bagay, mga fleshly desire na mas gusto nating makuha, na hindi natin alam na nagbibigay na tayo ng oras doon sa bagay na yun. Mga kapatid, may mga pagkakataon na kailangan natin ihinto yung bagay na yun. Dahil alam naman ng Panginoon kung ano yung nasa puso natin. Alam naman ng Panginoon kung ano yung desire ng heart natin. Ang kailangan lang natin is una natin i-serve yung King. Ano ba naman yung maliit mong gusto na kung hindi mo pagbibigyan ng Panginoon? Pero syempre, naaayon sa salita ng ating Panginoon. Ano? So, kaya purihin po ang Panginoon. Nawa po ay natuto ang bawat isa na tayo ay dapat ay narurut at nagnourish sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen po. Tayo ay dapat katulad ng pagkakaugat sa Kanya, tayo ay nagiging Christ-like. Amen po. Katulad nga kung ano man yung puno, kumbaga, siyang bunga. So kung ang ating Panginoon ay mabuti, tayo ay nagpapangalat din ng kabutihan sa kapwa, ng pagmamahal sa kapwa. Kung ang Diyos natin alam natin ay maawain, mapagbigay, ano pa ba? Forgive. Nakalimutan Tagalog. Mapagpatawad, tayo po ay nagiging mapagpatawad sa mga hindi kapatawad-tawad. Amen po. Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat o Diyos na kahit na may pagkakataon, maraming pagkakataon na nalalayo ang aming pagkakaugat sa inyo, Panginoon, ay nahandyan pa rin kayo, Panginoon, upang kami akayin, makalapit ulit sa inyong presensya, O Diyos. Salamat, O Diyos, na napakabuti nyo, mapagmahal ninyo sa bawat isa, Panginoon, O God. Lord, tulungan at turuan nyo po kami na lalo pang lumalim ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Katulad ng pagmamahal ninyo sa amin ay maging mapagmahal din kami sa ibang hindi kamahal-mahal. Although, kahit kami noon, minahal nyo kami kahit
hindi pa namin kayo kilala. Minahal niyo kami kahit nasa worst pa kami, Panginoon. Tinanggap niyo kami nung kami ay marumi pa. Maging ganun din kami, Panginoon, sa ibang tao na inyong nilalang, Panginoon. Upang sa ganun, makita kayo sa buhay namin. Makita nila ang aming Panginoon through us, Panginoon, O Lord Jesus. Mag-overflow ang pagmamahal niyo sa amin sa mga taong nakakasalamuhan namin, Panginoon, O God. Hallelujah. Nang sa ganun ay lubos namin kayo mabigyan ng papuri, pagsamba, Panginoon, O God. O Jesus, glory, glory to you, Panginoon, O God. Napakaganda ng mundo, Panginoon, kung kayo ang nakikita sa bawat isa, O Diyos, sa aming buhay, Panginoon. I can't wait to see it, Panginoon, O God. We're long to see you, Panginoon, O God. We can't. Malapit na po ang inyong pagdadating, Panginoon, pagbabalik, Panginoon. Oh Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We love you, Lord Jesus, we love you. Lord, sa umagang ito, kayo po ang siyang magbigay kalakasan, pag-asa sa mga papasok po ng trabaho nila. Ingatan niyo po sila with your holy blood, Panginoon, O God. Protect them, O Jesus. Ilayo niyo po sila sa mga pwedeng disgrasya at sa gawa ng kaaway. At ganun din po sa amin dito sa UAE o sa GCC na matutulog pa lang. Bigyan niyo kami ng makalangit na panaginip at panibagong lakas na nanggagaling sa inyo sa pagising namin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming sabad dalangin. In Jesus' name we pray. In Jesus' name, amen and amen. God bless po sa lahat. Hindi ko na po mababasa lahat. Sister Fatima, Brother Rome, Sis Cynthia, Luz Piminda, Sis Jovelyn, God bless po sa inyong lahat. Brother Edgardo, God bless po. Brother Francisco, puri ng Panginoon, hallelujah. Sige po, Sister Mila, God bless po sa inyong lahat dyan. Sis Marisa, Sis Rosario, God bless po. Pastora nang, God bless po. To God be the glory.